Sa kanyang bolang kristal, masisilip ang hinaharap. Pero, silipin natin ngayon ang kanyang nakaraan. Isa ba siyang diyosa mula sa kalangitan o alien na nagkatawang tao? Taglay niya ba ang sikreto ng mummification ng mga pharaoh ng ancient Egypt? Kung anumang mapalad tayo at meron tayong Madame Aurin, lahat nahuhulaan. Pwera na lang ang kanyang sariling edad. Doble wasak si Madame Aurin, mga bayaw. Wala sa kalendaryo, wala sa calculator. Kahit mo lang, di ba? Sa tingin niyo ba, swerte may bigote o wala? Maswerte ka sa walang bigote. Maswerte ako sa walang bigote. At saka nagma-vibes ko na talagang maganda. Sa mga cheeks, sa negosyo, sa karir mo. Magkiklik ka talaga. Madami di ba kayo na i-store mo dito? Ang ingay dito? Ay, malakas naman. Yung kabog-kabog. Kabog-kabog every day. Hindi naman. Kasi naman. Parang medyo sanayan na rin, di ba? Oy, Tol. Welcome po sa isang episode ng Wasak. Guess po natin, nako, ang walang kapares ang nag-iisang Madame Aurin. Ayan, Madame Aurin. Hi, hello. Magandang. Thank you sa oras mo. Appear tayo, Madame Aurin. Thank you. Yeah. Appear tayo saka, talaga. Ano pang pinagkakaabalahan nyo ngayon maliban sa pagpapatak mo na itong shop mo na ito sa Victory Mall? Alam mo, ang talagang medyo talagang bumubuhay sa akin, yung fortune telling pa rin, yung paghuhula pa rin. Pwede bang hawakan ito, Madam? Pwede naman. Yung paghuhula, talagang ito na yata yung buhay ko hanggang sa mawala na ako sa mundo talaga. Hindi ko pwedeng maiwan-iwan talaga kasi yung mga client, talagang natural na punta na sila ng punta rito, punta ng punta, magkapahula sila, magtatanong tungkol sa mga problema nila, sa negosyo. May masahian pa kayo? Meron akong beauty, mga beauty product pa. Okay. Pampaganda, pampaputi, di ba? So, ako yung pinakasample. Pampaputi ng kilikili, pampabirginity, lahat yan meron ako niya. Pampapaya. Nag-work ko ba talaga yun? Yung pampasikip? Yung pampasikip? Oh, yung pampavirgin ulit? Oo, nag-work talaga yun. At saka mga marami nang gumamit noon, mga artista pa nga. Kagaya po nino, tago natin sa pangalang. Wag na. Lang yun, Madam? Hindi, pampasikip. Pampasikip yun. Mga imported yun. Totoo yun. Tapos, meron pa ako ng mga pampatangkad. Talaga. Pampalaki meron kayo? Pampalaki? Ng katawan? Katawan, meron talaga tayo yan. Pampalaki, pampataba. Madaling hanapin yun. Baka masyado kayong naging bisyo nyo ang pag-ibig, Madam. Hindi kaya? Hindi naman. Yung sinasabi nila, ako daw, nai-inlove ako. Tapos ako daw, naghihirap na dahil binibigay ko rin sa mga lalaki. Hindi ako ganoon. Malakas naman ang appeal ko, 'di ba? Lagi naman ako may asim pa. Saan mo ba nanggaling yung may asim na 'yan pa? Bakit asim ang ginagawa? Bakit hindi tamis? Kasi mga tao rin ng sa showbiz. Kasi nakita nila nagkaroon ako ng boyfriend na bata, si Archie, no? Palagi nila akong binibiro. Ay, Madam, ang bata naman ng boyfriend mo kasi may asim ka pa eh. Okay, may video yun. Ako'y maganda pa rin. Mabango kaakit-akit mga pogi at mga lolo. Lokong-loko sa alindong ko ang sex appeal nitong lola nyo. May asim pa naman ako. May asim pa. Madam, komportable mo ba kayo sa portrayal sa inyo ng media na medyo caricaturized, no, yung pinagtitripan kayo tuwing ganyan, parang ang pangalan nyo ay nagiging punchline lagi sa mga jokes. Yes. Hindi ako natutuwa pa nga ako noon kasi... Hindi kayo nasasaktan? Hindi ako nasasaktan. Misan nga, lahat ng mga, di ba, mga sa program, ay, ikaw, parang kasi Madam Aurin nga, ganyan-ganyan. Banggit sila ng banggit, misan may mga kantsaw, ganyan, may asim pa si Madam Aurin. Okay na sa inyo? Boyfriend, batang, okay na sa akin. Kasi sumasaya rin ako kasi, kumbaga, natutuwa sila sa akin, di ba? Ginagawa nila akong laruan. Yung mga anak niyo po, Madam, ano pong reaction nila kapag ganun? Ay, hindi sila nakikialam. Hindi nila ako pinakikialaman. Basta ang mami ko, sabi nila, basta happy sila even sa love life ko. Mas masaya. Okay na hindi lang. Hindi naman nila kinakahiya ito. Ay, pero nagiging against sila, lalo-lalo na kay Archie, no? Yung physical po ng mga katangian ni Archie, ay parang medyo iba po doon sa mga katangian ng mga naging karelasyon ninyo dati. Oo, ang mga katangian ng isang younger. Kasi ako nung araw, mga boyfriend ko, mayayaman, mga sikat.
at saka mga may sinasabi na meron, may boxer ako, meron akong deputy commissioner sa Hong Kong noong araw, nag-isang gwapo talaga. Malakas ang appeal talaga, pero nung natapos na yung relasyon namin ni Archie, hindi na, natabangan na rin ako maghanap ng boyfriend, gano'n. Parang kinonsentrate ko na lang yung, ano, yung business ko, saka yung family ko, kabuhayan. Misan din naramdaman nyo na parang feeling nyo, laos na kayo, gano'n. Masakit na, ano, ganito yan. Hindi ko iniisip na ako'y laos. Ha? Napakaganda ng prinsipyo ko sa buhay. Alam mo ba? Wala akong mga palabas na marami, ano? Wala akong palabas, marami. Hindi mo ako makikita ng hindi ako maganda. Iniisip ko lagi na ako artista ako. Araw-araw may shooting ako. Araw-araw. Meron na artista ako, marami yung palabas, marami akong show. Kapag naglakad ka, baka may magpa-picture o ano. Hindi, ganun lang yung pinoproject mo na ganun. Kinakailangan mag-dish ako na maganda palagi. Kailan po nagsimula yung ganyan, madam? Kasi tinitingnan ko yung mga luma ninyong larawan. Hindi man ho kayo ganyan ka-flamboyant mag-bihis noon. O noon pa lang ba, ganyan na kayo mag-bihis? Simple na lang, eh. Oo, yung, nung, mayroon din, ano, panapanahon tayo, ano, nung nagsisimula ako talaga, simple-simple lang, no? Ngayon, nung madalas na ako sa mga guesting, sa ano, yun, natutunan ko talaga na, ano, maging maayos, naka-makeup ako, mag-a-attend ako ng mga, interview. Kasi nakikita ko yung iba, pupunta ka lang, ga-attend, gano'n. Ano, superstar ka, mag-a-attend ka ng gano'n. Masaya mo ba kayo? O parang may tinatago kayo kalungkutan because of that? With that? Kalungkutan? Para sa ang bata kong malungkot, yun ang naiiba sa akin. Kasi, ano, yung buhay ko, yung lungkot, wala yan eh, inalis ko yan eh. Kasi kung lalagay ko sa buhay ko ang lungkot, napakarami. Kasi dati akong mayamang-mayaman. Pitong sasakyan ko, ang aking mga kotse, lahat may mga radyo niya. May mga Roger-Roger nung araw yan. Attach ako sa Malacanang. Kailan pa kayo huling umiyak? Ako umiyak nung mamatay ang aking anak. Yun talaga. Pero recently, hindi pa kayo umiyak mula nung namatay anak mo? Yun, namatay anak ko. Yun, pero hindi ako. Kailan po to? 2010, namatay siya. Yung si Marilyn, yung anak ko, yung pangalawa yun. Pinatake sa puso. Dito mismo, pinakamamahal kong anak yun. Merong anak, naiwan sa akin, dalawa. Ako ngayon nagsishoulder. Pero hindi ako naging ano, yun lang, umiyak ako. Malungkot lang. Madam, yung maaga po kayong nag-asawa at maaga po kayong naghiwalay, malaki ko bang naging epekto sa inyo? Sa totoo lang, pinagsisihan ko yun. Pero dahil may mga anak akong mababait, dalawa, apat pala yung 2 boys and 2 girls, napagdaanan ko talaga kahit na yung lalaki na kapag-asawa ko, hindi ko na masyadong mahal. Pero nakalipas din yun. Sana ba tayo? Napag-asawa po, napag-asawa. Oo, sa happy ako sa ano, sa aking mga anak at nagpasalamat ako sa paghihiwalay ko noon. Hindi ko kinalungkot 'yun ang aking paghihiwalay noon kasi yung sa unang mong asawa. Oo, sa unang asawa kasi mas masaya ako. Kasi iniisip ko noon yung kalayaan ko kasi kung hindi ako naghiwalay noon, ang hindi ako yayaman. Madam, yung past few episodes namin, ano, interview namin si Joy De Leon, Lolit Solis, at ikaw. Anong pagkakapare-pareho ng tatlong yun? Mga laking sampalok. Napansin ko pag laking sampalok, parang mga survivor. Survivor, no? Parang, ano ba yung meron yung lugar na yun? Bakit nagsistrive kayong, Alam mo, mahal ako ni Joey, taka ni Lolit, kahit gano'n yung mga yun. Kahit gano'n yung mga yun. Ibig sabihin ng gano'n yung mga yun. Nakukulit! Nakulit din naman ho kayo, madam. Sampalok sila, ano? Oo, sampalok kami. Tubong sampalok. Jeprox sa Jeprox. Diyan sa Santissima Trinidad kami. Ako, babae ko, pero tutumboy-tumboy ako. Yung tatay ko naman, mga kapatid ko naman, gano'n din. Huwag mo nga apingin si Madam Aurin. Huwag mong bastusin yan. Hahabulin ka ng taga niya. Gano'n sila rin. Matatapang ang mga tigarong. Ano sila, Joey? Salbahin nung araw yan. Bumait na kami. Totoo ba, Madam, nung kayo ay bata, may mga nahuhulaan kayo, may mga napipredik kayo sa barangay ninyo to the point na natatakot o gusto kayo paalisin ng mga kapitbahay? Oo, alam mo ba, nasusunog, lumamatay, gano'n? Oo, napagkamalan pa kami mga kukulang. Kasi naman, nung bata kami,
Siyempre, laro hanggang gabi, nasa kalye ko. Hindi ko rin alam yun na meron na pala akong ESP doon. May mamamatay dyan, kakain tayo dyan, magkakaroon ng liwanag, maliwanag na maliwanag. Mamaya-maya mo, yung pala, magpapatapos kakain ko meron. Pala mamamatay talaga. O sabi ko, ikaw, isa na doon. Ma'am Pidring, sabi ko, ano ka, ma-aksidente ka. Sabi, yeah. Huwag mong gamitin yung bisikleta mo, mag-aksidente ka. Alam mo na, aksidente siya talaga. Baka naman ako nagiging self-fulfilling prophecy ito, madam. Kasi parang na-implant sa isip niya, di ba? Hindi, bata pa kasi ako, ewan ko ba? Tapos... Parang wala kang pakialam sa sinabi mo, sinabi mo lang. Yung bahay na yan masusunod. Lahat ng sinasabi ko nung bata ako nagkakatotoo. Hanggang sa lumaki na ako, hindi ko na maalam na lalabas ko manghuhula eh. Ano ba yung pangarap niyo? Hanggang ngayon, hindi. Kinatanong ko sa mga anak mo, alam mo mga sabi ko, hindi ko alam, hindi ko akalain na ako yung magiging Madam Auri. Bakit kaya na nangyari sa akin yun? Pero ang totoo lang, maraming manghula na nagpapanggap sila ng manghula. Tapos sinasabi nila may third eye. Pero sasabihin ko sa inyo na ako ang original na merong third eye. Subukan nyo na maglakad sa Quiapo. Oo naman. Anong sabi ng mga... Nagulong-gulo sila ko ngayon. Ay, madam, Tapos ako naman sila... Yung mga manghuhula doon, ano sabi nila? Parang si Santo Papa, pumunta sa ano. Pumunta sa ano. Pag pumunta ako na sa Quiapo, nakalingan sila nyo. Ay, si Madam Auring, alam nila na akong pinakapuno niyan. Di ba? Original na manghuhula. Saludo sila lahat. Kahit saan doon sa Quiapo, saludo lahat sila. Sinasabi niya may third eye kayo. Pero kung may third eye kayo, kailangan niyo pa rin ba ng mga tarot cards, crystal ball? Actually, itong lumalabas na props, pero talagang may nababasa ka dyan. Tapos kung halimbawa... Parang instrumento lamang ito. Oo. Pero instead na sausapin mo siya ng ganyan, nagamitan mo siya ng baraha. So, ang crystal ball naman, ito, hindi ko masyadong ginagamit ito, pero kasi... yung ang nakikita mo lang sa katulad ko psychic, nakikita mo lang usok lang yun, then interpret mo yun. So, ano nakita mo rin, interpret mo. Kaya hindi ko ginagawa yung kaagad na madali kasi hindi nakikita ng client ko. Gusto ko nakikita ng kliyente ko na yung sinasabi ko yung totoo. Madam, naituturo ko ba itong mga bagay na ito? Ang pagkakaroon ba ng third eye, is it a gift? Or maaari bang matrain ito? Yung sa akin kasi, yung aking kumbaga yung power ko, may pagkakaloob lang sa mga anak, no? Pwede yung mga anak natuto na rin. Ayaw nilang manghula kasi parang tingin nila sa kanila. Walang tiwala sa kanila yung mga tao. So, pag nandiyan ako, ayaw na nilang manghula pero magagaling din. Ayaw. Hanggang ngayon, hindi nila ginagamit. Hanggat ako'y nabubuhay daw. Madam, kunyari ba, ito ba sinasadya? O parang bigla na lang involuntarily may nakikita ka? Nararamdaman mo, sa isang psychic na katulad ko, nararamdaman mo ang kahit na anong paligid. Alimbawa mo, yung tao lang na nakita mo ngayon, alam mo na kung anong klase siya. Pero madam, bakit hindi niyo yata nakikita kung lolo ko kayo kayo na lalaki o hindi? Sa lalaki? Mukhang may inangaradaran sa lalaki. Ba walang ano yan? Hindi. Nababasa? Kasi alam mo, kumbaga, ang sinasabi natin na mga lalaki manluloko, parang hindi ko natakpuan yun eh, yung manlulokong gano'n. O hindi ko natakpuan, talagang yung talagang nagkakagusto sa akin, talaga, o nakakasama ko, hindi talaga pera. Pero ang importante, hindi ako nagpapaloko sikat sa lalaki. Sikat ng mga boyfriend eh. Sino po yung una-una yung celebrity boyfriend? Noon, nakalimutan ko na eh. Ito madam, kailan niyo ho naisip pagkakitaan ang pag-upangu? Since the beginning, na talagang marami nang pumupunta. Siyempre, nag-umpisa ako sa 5 pesos, 20 pesos. Malaki na yun ang panahon yun. Yes, so makikita mong pilan ng tao, 200 yan. Everyday, 200, nakapila yan ang mga kapanahon ng pag-umpisa. Wala pa manghuhula nun. Ang dami nang gumaya. Talagyan ko ng pera, hindi ko talaga mabilang ang pera ko talaga, naranasan ko yan. Hulog lang na hulog yan, bawat magpapahula. Tsaka papel pa yung 5 piso. Oo, 5 piso lang, 20 pesos, ganyan. Pero nakaipon ako ng pera, nag-negosyo. Ay, sabi ko, kailangan lumaw, nung makita ko yung pera, tsaka ako palang binilang, pero nag-negosyo na ako. Hindi ako nagmabang, kasi hindi nga ako makaalis doon sa upuan ko. Sa pay pesto nila? Ilaw ng Nayon. Sa Ilaw ng Nayon. Ilaw ng Nayon? Sa Sampano, Sampano, Manila. Eto, hindi ko lang alam kung okay ba siya. Ito lang. Hindi nyo ba namimiss yung dati nyo? Yung dating mukha?
Ay, hindi naman, pero kailangan maalagaan mo pa rin ang skin mo, maganda ka pa din, di ba? Kasi, ano eh, lahat tayo tatanda, lahat tayo kukulubot. Pero iba yung dapat tingnan mo, I'm already 72, but hindi naniniwala ang iba. Hindi naman sa pag-iibang, maganda rin naman tayo nung bata tayo. Maganda ako nung bata pa rin ako. Jackson kayo nung bata kayo. Wala pang makeup-makeup yan eh, di ba nung araw, hindi mauso makeup. Maganda na po kayo, madam, ba't pa po kayo nagpa-retoke? Pa-retoke? Hinihingi na nga yung pagkakataon kasi pag may pera ka, maraming ka iniisip. At saka siyempre, yun yung negosyo showbiz mo eh. Oo, naman. Yung negosyo mo, so dapat ikaw rin yung negosyo ko. Na-foresee nyo na balang araw, ipuputok ito bilang isang multi-million industry sa Pilipinas. Ang alin? Ang ito, yung mga cosmetic, mga derm clinics, mga ganyan. Sa ngayon lang, nagsisimula na talagang beauty product, beauty industries, talagang tumataas talaga. At ang mga babae ngayon, talagang wala ka na makita na talagang walang makeup, walang skincare, lahat interesado. Wala nang excuse maging pangit. Wala na. Ang dami na available. Kasi kung mag-aakala dun sa pagpaputi ng kinikilid. Advice ko sa mga yan, sa mga tao na nanonood, advice ko, kahit na kayo tumatanda, sabi mo nga, hindi ko ba namimiss yung ganda ko nung araw? Siyempre, hindi na rin. Kung titignan mo lang yung picture ko, ang laki rin na kaibahan talaga, maganda. Pero titignan mo, ay maganda pa rin ako dito sa picture nito, maganda ako dito. Ngayon maganda pa rin naman ako pag nagpa-picture ako sa ito. Tabanan mo yung ano. Kasi may mga negative. Maganda pa rin tayo. Nakakatulong ho ba yung paggamit ko niya rin ng senior citizen card? Gumagamit ho ba kayo? Ay, napakalaki. At nagpapasalamat ako at senior citizens na ako. Pero hindi ho ba parang lagi niyang nire-re-emphasize yung may edad na ako. Pag ginagamit mo lagi yung card. Hindi naman. Ang ano mo, intention mo ron, may discount ako. 20%! 20%! Good answer. Ba kayo naghahanap ng great love bago ko kayo umexit dito sa mundong ito? Alam mo na, pag-ibig pa. Apo. Siyempre, mahanap pa rin, pero Pagod na sa pag-ibig. Oo, pagod na sa pag-ibig. And aside from that, may rayuman ako. Ano yung kakantahin? Ano yung huling music? A music. Oh, baka pwede nyo katay yung pagkakunyari, idadalhin na kayo dun sa huling hantungan. Yun. Bakit ba ako ay laging bigo? Mga gusto ko ay nawawala. Mga nobyo ko ay naglalaho. Bakit ba ganyan ang magmahal? Ako'y laging bigo. La-la-la-la-la. Mama sa ang aking mata. At dyan po nagtatapos ang ating programa ngayong gabi. Palakpakan po natin si Madam Auring, mga kapatid. Thank you. Tapos na ba yun? Masaya ba? Masaya? Aryan, bakit yung mga Kapampangan palaging naloloko tungkol sa F, yung nagiging P? Yung P nagiging F, bakit kaya? Siguro dahil sa sobrang sarap nila magluto, kapag babaliktad nila lahat. Pwede rin. Oy, mga tol, welcome na naman sa isang episode ng Balitang Bogsi. Kasama natin ngayon ang napaaganda nating Hipag of the Month. Ang unang-unang Hipag of the Month ng Wasak, si Aryan Urbano. Hi, Aryan. Hi, everyone. Oh. Hi, Lord. Kapampangan ka ba? Yes. Ibig sabihin, magaling ka magluto? Again? Yes. No. Mahilig ka ba sa fried chicken? Oo naman. Talaga? Ito naman favorite yan eh. Mga kapatid, present namin sa inyo. Ngayon, ito, extra special. Ang Johnny's Fried Chicken, the fried of Marikina. Fried talaga. Inugutom na ako. Gusto mo tikman natin? Tara. Okay. Aryan, po ka muna. Okay. Kasi special tong occasion na to eh. Kasi wala si Jun sa bayton. Kaya relax ka lang dyan. Okay. Alam kong fried chicken naman na specialty nila at yun ang gusto mo. Yabol natin dito. Yes. Pero tingnan natin, marami pa silang ino-offer. Sobrang sarap ito. Punta mo yung Red Brothers, yung mga idol namin yan. May kumakain dito. Ay ma'am, hinahanap ko si Johnny, yung may-ari nito.
Ah, talaga? Ah, si Sir Sunny. So, ito ang taong pinalaki ng fried chicken. Sir, pwede sumilip tayo sa loob? Pwede. Pakita mo paano mag-inagawa yan, oh. Pwede, pwede. Okay, tara. May kusina ngayon ng Johnny's Fried Chicken to. Lakita niya naman, oh. Sariwang sariwa yung mga gulay. Oh, yan. Inihiwa pa. Sir Sunny, kayo ba saan nyo kinukuha yung mga chicken ninyo? Sa mga farms ng... Farms, eh. Dito rin sa Marikina mismo? Hindi, sa ibang lugar. Actually, wala kaming butter mix sa chicken. Talagang kung ano yung manok. Ah, ganun? Hindi siya talaga ano. Ah, yan ang kinaiba ng Johnny's Fried Chicken sa ano, tol. Wala silang mga breading. Yun lang mismo. Yung mismo ano. Okay. Ang chicken nyo ba, eh, may marinating process ba yan? Meron. Meron? Oo, meron. Okay. Kung ano ilaman ng marinade na yon, pwede ba nating malaman yun, boss? Secret. Maliban sa asin. Meron lang kaming ginagamit na special na soy sauce talaga. Soy sauce? Oh, special yun soy talaga sauce. Yung ano namin. Secret yan, secret yan. Hindi yan yung parang may ibon, hindi yan yun. Ah, hindi. Okay, Sir Johnny, no? Eh, siguro, pakita muna natin yung kung paano niluluto at may date ako dyan, eh. Special na date kasi wala yung co-host ko. Okay, sige. Oh, yan na, oh, yan ang sinasabi ko dyan. Ayun. Palakpakan na. Oh. Ito yung The Fried of Marikina. Ito yung pinagmamalaking Johnny's Fried Chicken. At ito yung pansit. Diba? Ito mukhang okay, ketchup lang yung sausawan. Oh. Anong sausawan yan? Ketchup lang. Anong part ng chicken ang gusto mo? Yung wing part. Wing part. Okay. Yan. Yan. Huwag natin yung chicken. Okay. Tignan natin ang wala pang sausawan. Sige nga. Sarap? Sarap? Mm-hmm. Malutong? Mm-hmm. Yung may balat. Mm-hmm. Medyo. Medyo. Mm-hmm. Pwede. Malapit. Pasok sa banga. Ba't mas mura pa? Oo. $2.95 yung buong. Okay. Okay, gusto natin. Ito, Johnny's Fried Chicken. Dito lang yan sa Balintang Boxy, pare. Dito. Sarap. What's up, what's up, what's up, what's up?